ang dating sidewalk vendor, aba, milyonaryo na ngayon. Ang kanyang sikreto? Ang malakrema, katakam-takam, at pinipilahang leche flan. Kung sa mga Pinoy handaan may Shanghai Unlock, pagdako naman sa mga panghimagas, isa ang leche flan sa laging hinahanap. Isa nga sa naging takbuhan para makabili ng leche flan ang tindahan ng pamilya ni JC sa kahabaan ng Espanya. Nag-start kaming gumawa lang ng leche flan, usually 10 pieces a day. Kasi sa bangketa lang kami nagdi-display ng leche flan. So nakikita nila kung paano namin ginagawa. So habang nandun, isa-isa din silang bumibili. So yun, from 10 pieces, 100 pieces, 500, up until now, nagiging 1,000 pieces a day na po kami. Nagsimula naman lahat ng sumikat sa kanilang lugar ang nasabing dessert. 2016, pa-December na, so may nag-alok po sa papa ko na maging business partners na gumawa ng leche flan. Since walang pang puhunan at that time, so naisipan po ng papa ko na kami na lang yung gumawa. So nangutang po kami sa Bombay, mga 20,000 pesos nag-start kami ng puhunan. Tila raw suntok sa buwan ang inaasam-asam nilang tagumpay dahil mahaba-habang daan pa raw ang kinailangan nilang lampasan. Trial and error lang kami. Nandun yung point na pagka bubuksan mo sa salyanera, basag, akala mo sabaw. So at that time, ayaw naming palagpasin yung chance na pwede kaming makabuo ng pangmatagalan ng negosyo. Pero na makuha nila ang saktong timpla, kahit nasa gilid lang ang pwesto nila, ipinakilala ng pamilya ni JC ang sarili nilang leche flan. Since bangketa nga kami, sinkatabi namin yung highway, mausok, uso din yung hulihan ng mga police kapag may clearing operations, makikipagagawan kami sa kanila nung paninda namin. Mahirap talaga kami dati na nangungutang kami sa Bombay, murahin kami kapag hindi kami nakakabayad. Pero nandahil sa leche flan, utang no more na ang pamilya ni na JC. Teka! Ano nga kaya ang mayroon sa leche flan nila? Pero mga mamsi at mga papsi, bago natin ilahad yung sikreto ng kanyang pinipilahang leche flan, abay samahan niyo muna ako sa isa na namang challenge! Steamer! Pero ito yung mga buy one take one eh. Ang nipis! Kung gusto niyo siya magamit sa ibang bagay, ayan, pwede lutuan ng sopas. Of course, this one I know very well. Tawag dito ay llanera. Lutuan to ng leche flan, di ba? Sa pang entry ko dito, pakain na ng aso. Aaminin niya. Ay, naku, dami ko kayo nakakita mga bagay. Ganito, pakain na ng aso. Last but not the least, hindi ko alam sa English to eh. Pero parang narinig ko, whisking. Why risk? Yung po yung pangalan niya. Why risk? basta pambate ng itlog. Oh ha, nako, panalo tayo sa ating witty entry. Kaya naman, eto, ang pabonus sa atin ay kung papaano ang paggawa ng pinipilahang. Sangkap, very easy na makuha at mabili. Ang mga kailangan lang, evaporated milk, condensed milk, at ang fresh na itlog. Una munang ihiwalay ang pula ng itlog. Isang tip naman po sa paghihiwalay ng egg yolks, pwede po natin gamitin ating kamay o kaya ang shell. Sa hiwalay na lalagyan, paghaluin muna ang evaporated milk at condensed milk. Sunod namang ihalo ang milk mixture sa egg yolk. Para naman po maging soft and creamy yung leche flan, dapat po laging egg yolk lang ang ginagamit. Then kapag naghahalo naman po tayo ng leche flan, dahan-dahan lang po para mas maiwasan natin yung bubbles. At para maiwasan ang buo-buo sa leche flan mixture, pwede itong salain o gamitan ng strainer. Lagyan naman ng arnibal ang llanera. Kapag ready na ang mixture, saka ito ibuhos sa llanera. At saka isa lang sa steamer. Gaya ng kanilang timpla sa leche flan, ilang hanap buhay din daw ang sinubukan ng pamilya ni JC bago nila nakuha ang negosyong aayon sa kanila. Nag-start si Papa, jeepney driver. And then after that, nagkaroon kami ng fruit stand sa Espanya. Nagtinda rin kami ng isda, tinda kami ng mais, nag-barbecue. Nanapunta kami sa karinderya until doon na, nag-settle down kami for leche flan.
nakita nila na leche flan is the key. Nagtulungan silang pamilya para maipakilala pa ito. Sa pagpasok ng 2020, dito na nagtuloy-tuloy ang tamis na hatid ng leche flan sa kanila. Pinasok ko siya online. Pandemic pa kung kailan talaga kami nag-boom. Dumagsa yung resellers namin. Daan-daan na rin umasenso ang dating sidewalk vendors. At ang mga bagay na pinapangarap lang daw nila noon, abot kamay na ngayon. May tatlo na kaming pwesto, may central kitchen na din kami na maayos, na pagawaan. Yan, may bahay na din kami, finally hindi na kami kailangan palayasin. We have 5 cars right now. We usually go out of the country 2 to 3 times a year. Sa leche flan namin, parang kumikita kami around 300,000 weekly. Akalain yung mga mamshi at papshi, pati sa kita, makrema! Bilang negosyante, kailangan daw maging masinop at maparaan. Ito raw naging susi ng pamilya ni JC para ang kita nila tuloy-tuloy lang ang paglago. Nanganak yung leche flan namin ng ibang products. Ang gamit lang kasi namin doon, egg yolk lang. Since kaya niya nang gumawa ng ibang pastries like braso and yama cake, yun yung ginagawa namin sa mga egg whites. Dahil talaga namang higit pa sa tamis ang dala ng leche flan dessert na ito, mga mamshi at papshi, tikma na nga natin! Ah. Pinong-pino yung kanyang leche flan. Alam mo na, legit na leche flan, yung texture niya, yung kanyang creaminess, pampiesta talaga. Sa family ko, with my parents, hindi sila sumuko. Nag-expect yung parents ko ng magandang buhay sa amin, pero hindi namin inaakala na yung leche flan yung magiging sagot para makaalis kami dun sa buhay namin dati. Then masaya din sa feeling na nakakatulong din kami sa ibang tao, lalo na sa mga workers namin. Dagdag payo pa ni JC. So kailangan mag-adapt sa current trend ng market. Visible ka dapat sa mga tao. Mas mabilis ka nilang mahanap, mas mabilis ka nilang marireach. O hindi mo iisipin muna kung ano yung kikitain mo at first. Kumbaga kailangan mo munang mapakilala, ma-introduce na masarap yung produkto, malinis, mura, yung na-offer mong product. Sa pagnanegosyo, hindi masama ang sumubok. Simple man kung titingnan at sa gilid-gilid kayang masimulan ang pagtitiwala sa produkto at paghuli sa kiliti at panlasa ng madla ang sikreto para hindi maging mailap ang matamis na tagumpay.